Dingding. Gusto ko muna mapag-isa. Hayaan mo na muna ako dito. Dingding! Asan si Dingding? Sa loob po. Pumasok po. Kamusta po? Tita, nagluto po ako ng hapunan. Baka po kasi gutom po kayo eh. Sige, salamat. O, paano sila, Marites? Mag-iintindi yun sa'yo. Iwan mo na muna ako dito. Walang maitutulong kahit na anong sasabihin ninyo sa bigkat na dinadala ko ngayon. Ano, Noy? Ano ba nangyari kay Dingding? Gusto mapag-isa at magulo-isip. Mas maloob. Tess, sino kaya yung gustong pumatay kay Tanggol? Abay, nahatulan ng makulong eh. Meron pang gustong kumitin ng buhay niya. Alam mo, Noy, yun din ang iniisip ko eh. Yun ang gumugulo sa akin eh. Hindi ko rin alam eh. Sa ngayon na maliwanag lang sa akin, meron pang ibang kalaban si Tanggol na hindi natin kilala. Ah, Nay, Nay. Hindi po kaya yung mga sindikatong sumugod sa atin noon ang may pakana? Posible. Pero hindi naman sa pag-aano, no? Baka naman lahat ng droga na huli kay Tanggol eh, iisa lang sindikatong may-ari. Pero, matagal na yun eh. Palagay nyo, inahabol pa rin siya ng sindikatong yun? Naisip ko lang, baka naman konektado yung mga yan. Pero di ba nabanggit na rin naman ni Tanggol na napulot niya lang yung drogang yun? Yung basta sa isang kasalan, pwede ba naman konektado yun? Sana, mali ako. Sana ligtas si Tanggol. O eh, ano ngayon ang gagawin natin? Bale, bukas sa bukas din kakausapin ko yung mga abogadong binigay ni Beng. Tatanungin ko sila kung anong pwede natin gawin. Kasabay nun, kasi diba tatanungin ko rin kung meron pang pag-asa makalaya si Tanggol. Tumisang anak ko. Sa dinami-dami ng landas na pwedeng puntahan, yung magulo pa yung napili. Tess, si Tanggol lang ba dapat nasisihin sa lahat ng nangyayari sa kanya? Sino pa bang dapat? Si Rhoda, si Kapitan, lalong-lalo na yung asawa mo, si Rigor. Lahat sila, wala nang sinalita o ginawa si Tanggol ng tama. Lahat sila nagkakaisa na sirain si Tanggol. Ikaw, sa lahat ng nangyari kay Tanggol, natanong mo ba sarili mo? Pinagkaisahan na nila si Tanggol. Wala na silang sinabing mabuti sa ako. Alias Tanggol. Masamang tao na siya. Laging pinagmumulan ng gulo sa amin. Noon pong dibo, sa basketball court, siya po at ang kanyang mga kasama ay namaril at nambugbog. Wala na pong ginawa yan dun sa amin, kundi tumambay at gumawa ng gulo. Naaawa na nga lang po kami dun sa tatay niyan eh, dahil sa sakit talaga ng ulo sa kanya. Isinusuka na po yan dun sa lugar namin, kaya dapat lang po talaga na makulong ang mga yan. Hindi nila binigyan ng pagkakataon ng apo ko na makapagbago. Ko ang bahay ko. Tapos nung nagising po ako, nakita ko pong ninanakawan niya ako. Tapos tinali niya po ang mga kamay ko at binusanan ng bigbig ko. Tapos pinagsasaksak ng pinagsasaksak niya ako. Hindi nila naiintindihan ang pinagdadaanan ng apo ko. Kung napigyan lang ng pagkakataon si Tanggol ng maayos na buhay. Pero nalaban to mga to. Kinailangan namin gamitin mga armas namin para mahuli mga suspects. Tanggol! Hindi niya pipiliin ang magulong ng das na ito kung tinanggap at minahal lang siya ni Rico. Nang masakotin namin sila,
nakita namin sa bag at attache case ang mga pera at cocaine na bigbig nila. Hindi sana siya mapapariwan ha. Ngayon, nakakulong na ang apo ko. Nawala na siya ng pagkakataong maayos pa ang kanyang buhay.